Nancy. We have a very beautiful guest this morning, Nancy. And the famous chef Jackie Ang po. And good morning to everybody watching on the live stream and watching on the replay. And we're talking to Chef Jackie Ang po on her story. Paano ba nagsimula ang Chef Jackie, di ba, in this industry? And maybe we can learn a lot about, you know, building our career, you know, in the culinary industry. And we also wanted to know what happened during the pandemic, di ba? How did she navigate the pandemic? My name is Anton Diaz, founder of Our Awesome Planet, together with the Nancy Reyes Lumen, known as the Adobo Queen. We're yes. Awesome live with the beautiful Chef Jackie Ang po. Can you do a short English short film? All right. Good morning, Chef Jackie. Hello. Ensaymada. Hingi ng ensaymada mo. Ensaymada ko? Wow. Hindi ko binibenta. Oo nga, may ensaymada na sobrang sarap daw, pero tamad ako ibenta. Yeah, for the audience, you know, I followed Jackie's video on the ensaymada. It's good. Thank you. Ah, okay. Yung cheese roll. Yes. Cheese roll. Pero meron ka rin parang, ano, naging ensaymada rin. Meron ka rin. Yeah. Oo. With Spunky, your BFF, Anton. Nag-ensaymada kaming dalawa. Ah, talaga? Oo. Okay. All right. So, to kick off our discussion, Chef Jackie, paano ka nagsimula in this industry? What's your culinary background or DNA pala, your parents, saan mo nakuha yung love for food and culinary industry? Actually, matatawa ka talaga sa background ko. Parang kasi syempre, people say you're very passionate, you wanna cook, gaya-gaya, diba? Usually pag chef, I was 14, I was very passionate, ganyan ang sagot. Ako simple lang ang sagot ko. Ang sagot ko, kasi magagalit na yung parents ko kung hindi pa ako kumita. I have to start working. Kundi, diba pag sabi, oh, graduate ka na, ano gawin mo sa buhay mo? So, actually, yun lang. Sa totoo, yun lang talaga, parang, oh my God, I have to find a job. Yun, ganon. And at that time, but yeah, ano naman, I really have interest in cooking and baking. Parang the usual, ano, diba, pag high school, I was like, ano, in Dorothy Ferreria's classes 3 times a week. My mom would send me there. And then ako yung taya kapag Pasko, New Year. So, pero naglalaro lang, hindi yun career. So, what really got me into culinary is because I needed a job. Yun lang. I worked for a bank for a year here at the Export Bank. And then, when I was there, the funny thing is, my sister-in-law was pregnant and they're looking for a yaya in the States. Eh, di ba mahal ang yaya doon? So I told my brother, in exchange for yaya duties, can you just send me to school? So that's how I was able to study in the US. Trade off kami ng kapatid ko. He sent me to school at the California Culinary Academy. For a year, and then yaya ko na, pamangkin ko naman, di ba? Enjoy naman ako. So, for yaya duties, that's how I was able to study. So, fast forward, after I studied, nag-ano ako doon, intern sa Noe Valley Bakery near Castro. I was an intern there. And then, when I finished everything, I came home. My first job was I was assistant of Henny, pero hindi ako kinuha ni Henny for television. Kinuha niya ako as assistant. Yun. So that was my first job. Yun lang. Okay. Very nice. By the way, how is Dorothy now? She's very active. She sells videos. Yeah. She's my FB friend. So, si Teacher Dorothy. Parang ang dami namin na estudyante. Not just Henny students, Tita Sylvia students, but also Dorothy students. Marami kami. Oh. Okay.
Okay, fast forward pa rin. After that, what happened na? How did you got married? Oh no, I worked first before. Okay. Fleur De Lys, we opened in 2001, 'di ba? Ganun na katagal. 2001. First, wow. I think the first ano ha, customers because yeah. You also have, explain to the audience and to Anton also the your family name, your the Po because it's connected to that. Yeah. Oh yeah, kasi it was I rent from my husband's family up to now. People always think I'm rent-free. I want to announce I'm not. But they've been very kind to me. Diba? Syempre kamag-anak ko. So they've been very good to me. So they gave me a space for me to lease sa building sa Tomas Morato. So mga 2001. So first, I just wanted, actually, ang first love ko, wedding cake. Pero sabi ko, parang sayang yung pwesto ko sa wedding cake lang. Kasi nasa gitna ako ng street, diba? So I decided to put up a cafe. That's how I started Fleur De Lys. So for so many, how many presidents na ba? Tatlo. And with pandemic, no pandemic, that's how that started, my business there. Actually, the Po, the family name Po, is part of popular bookstore. Yes. So I say hello to all your in-laws because I know them. Yeah, I know. So mga in-laws ko, mga ano yan, active sa mga anti-martial law, tapos they're into political books, tapos mga engineering books. So if kumbaga, they're more famous, they're more popular, very popular with people who are into engineering, mga ganyan, mga technical schools. Ganun. Now, I'm curious about Fleur De Lys. So you started 2001. How did it progress throughout the years and even throughout the pandemic? Okay. My life kasi has always been parang patong-patong yung trabaho ko. Yeah, you will know, but parang hindi lang isa trabaho ko. So parang, but I started that business 2001, I got married 2003, 2005, I already had Kylie. So parang ano ba, as a mother, diba, imagine mo, may baby ako, nag-umpisa ako ng negosyo. Ano ba dapat ang path? I mean, I'm just making kwento. So people know that there are many choices in life with the culinary industry. So for me, ang pinili ko na path, hindi paramihan ng branches. Kasi some people will ask me, Chef, bakit successful negosyo mo? Ba't di ka bukas ng bukas ng bukas? Sabi ko, parang hindi ko kaya. Kasi I need time for my family, my at the time, young daughter, nagte-taping pa ako with Henny. Kasabay-sabay lahat yan. So, paano ko ikutin yung mundo ko? So, that's what I chose. I chose to maintain my business and still, at the time, do taping with Henny, be a mother. But on the part of Fleur De Lys alone, no? Kasi ang dami kong trabaho eh, hindi ko ma-explain. On the part of Fleur De Lys alone, at the time we were also selling wedding cakes, doing a lot of deliveries, ganyan. At a certain point, ayoko na mag-wedding cake, napagod na ako. So now, if you're asking me what my Fleur De Lys is now, we have the cafe, and then pre-pandemic, we have three function rooms where we service bookings. So, pwede kami mag-cater. Meron kaming ganong business side sa store. Nakikita nyo lang kasi yung storefront. Pero that's what we do. That's how we expand. Tapos, there are some people who order from us. They also sell. Yun, ganon. Yun lang. Okay. And then, after pandemic? Now? Oo, now. Ah, for Fleur De Lys? Yeah. Well, thank God, alam mo yun. Siguro, sabi ko nga, napakaswerte ko, wala ako sa mall.
di ba? Yes. So parang hindi masyadong takot yung mga tao bumili sa akin. Kasi street side, nandun na yung kotse. Parang ilabas nyo lang yung in-order ko, please sa kotse ka, alis na ako. Parang ganun. Tapos hindi rin nahihirapan yung mga Grab, yung mga Lala Move. Kasi nandun lang ako sa gitna ng Morato, di ba? So parang hindi ako mahirap hanapin. So, during the, of course, I'm affected. Nobody was saved from this pandemic if you're not selling face shield or face mask, no? I haven't had dine-in because my dine-in is small. I only have 30 seats. So, zero dine-in ako ever since. Hanggang ngayon, I'm just waiting for level 1 para magbukas ng dine-in. Tsaka yung mga functions ko, I used to do functions. Hindi man ako big-time function, but I've had like function for ABS. So, mga 100, 120 na tao. Minsan, dalawa pa yan sabay pag December or tatlo pa nga eh. Yung sunod-sunod. Kasi tatlo yung rooms namin. So, yun, hindi kami, wala kaming ganun, di ba? Syempre, somehow, we're affected. But cakes, and I have a lot of, ano, I've already fixed my menu to accommodate a lot of party trays. So, buhay naman yung takeout namin, thankfully. Amen. That's good. So, yun lang. That's how I was able to do it. Kasi uso ang take-out eh. So, eh malakas ang take-out namin eh. So, at least... What's popular? What's popular during the pandemic? Macadamia. Wala forever yung macadamia na yan. Chicken pie, nakatawa. Kasi yung chicken pie namin, di ba? Ano yan? Pandemic baby. Yeah. It's a... Diba? Yun yung ano. Taka, hindi, actually, yung mga party tray nga. So, kasi marami nagpa-party sa bahay. So, tsaka marami nagpa-birthday sa bahay. So, hindi naman affected yung cakes, diba? Malalaman mo yung mga Goldilocks, yung mga whole cakes, hindi yan masyado affected. Kasi, may birthday. Kahit ano sabi mo, magbabirthday yung tao. Diba? Mas affected sila, Chef Peng, kasi sa kanila yung mga big weddings. Yun ang nawawala. Pero kami kasi, yung cakes namin, pa isa-isa, yung for the home, for the family, nandyan pa rin siya. So, malakas pa rin siya, diba? Like Valentine's, bibili ka ng cake na maliit, malakas pa rin siya. Tsaka yun nga, yung mga take-out na mga cookies, ganyan, mga party tray, I think first part of the pandemic, March or April, I'm not sure. Inikot ko na yung mga items ko na yan eh. Tsaka, funny, you know, pre-pandemic, I think about 2018 to 2019, I'm not super sure, but sure ako 2019, nagka-class na ako ng party tray. Nag-inikot na ako ng party tray kasi napansin ko nauuso. So hindi, walang pandemic sa utak ko, nagpa-party tray class na ako kasi nga maraming mothers, kasi yung audience ko nanay eh, 'di ba? Ang audience ko mga nanay, mga you know, people who want to do home business. Nagtuturo na kami ng mga party tray. So parang nung nag-pandemic, in-apply ko na lang sa sarili ko. Like, give us an example of a party tray that you're teaching. Para baka may interested. The last one was with Chef Rosemary of Caro. Kasi minsan nagdo-double kami. So we taught a class. This was, I think, October or November. We taught a class called pansit party tray. So it was about mga 5 or 6 na klaseng pansit. Pero yung portioning namin, naka-party tray na. So it's easy for the people who study with us na to study with us and to translate it into a home business right away. So iba-iba ang pansit, 'di ba? Kunyari, Singaporean pansit, I forget na. Basta miswa, ganyan. Basta iba-ibang pansit, gano'n. That's good. Imagine, pre-COVID, andun ka na. You were already there. Part-time, oo.
Well, before we continue, we'll say hi lang to people commenting. Dami mong fans. Rhea, Camo, Carmelita, Johnson Santos, Gino Panergo, hello, and Michelle. Hello. Maongka. All right. Napakasipag mo raw. Totoo nga. Yeah, actually, speaking of being masipag, if I was there and I wanted to see you, where would I look? In Fleur De Lys, in Culinary Cup, in your ano taping, saan? Where is the usually? Where would you be? Here lang. If I'm not in the store, but I am behind. Kasi okay. Yung ano sa likod eh, it's very big. Nakita nyo lang storefront. Nandun ako sa likod usually. Kung saan yung mga venues namin, or right now, I'm at home. So, but my house is, pag naglakad ka, mga 2 minutes. So, I have a home office. So, pero nandito lang ako parate. Unless lang, like, later, hindi ako gumigising ng ganito. Ano, gulo-gulo yung itsura ko. Chef ako, gulo-gulo yung itsura ko pag gumising ako. Baka kasi kala nila ganito ako gumigising araw-araw. I have no time to look like this. I have to photoshoot myself later. So, I won't be here. But generally, siguro mga 5-6 days a week, you will find me here in Quezon City, in front of Fleur De Lys, behind. Basta nandito lang ako parate. Wanted to ask, Chef kasi is a multi-awarded pastry chef. So, can you tell us the story of your awards? Kasi not a lot of people know about that in your history. Ay, meron ako award. Anton, yung award mo, hindi ko, baka gusto hindi, mo makikita. Oo, hindi, pero baka sabihin mo, ah, ayun na, bigay mo sa akin yan, nandyan na. Oba, alright. Baka kala mo, tinago ko saan-saan. Wait, kunin ko, wait. Ito ang favorite kong award, ha? Ano ba yan? Ano ba yan? Baka... Alam mo, tinago ko lang sa baul, ha? Ito ang favorite kong award kaya. Yeah. Oh, wow! Hottest female chef. Of course, even now. Yan ang claim to fame ko, ha? Wala na yung ibang awards ko, nilagay ko sa maleta. Yan, ha? Proof well deserved. Well deserved. Nandiyan talaga yan. Sa ano ko, sa pinagmamalaki ko yan. I mean, we're talking about, ano, yung competition. Oh, the competition awards. You did the competition circuit for a time, di ba? Yeah. Up to now, kung walang ano, nagko-compete pa rin ako. Kung walang pandemic, layas pa rin. You compete as the Philippine team. Yes, yes, of course, no. Yes. This actually started with Buddy and James for Pastry Alliance of the Philippines. Parang alam mo yung sinalam ka na lang, tinapon ka sa swimming pool, swimming, ganun na lang. So I wasn't the first team. The first team I was an assistant in Singapore, I think so, for the competition or Hong Kong yata. Tama, Hong Kong, assistant ako. So, I think that was in 2009. I was already doing Fleur De Lys and taping naman for GMA. So, sabi ko nga, sabay-sabay yung buhay ko eh. Wala ako iniiwan. Sabay-sabay ko sila minamahal. Ganyan, kumbaga. Diba? Wala ako iniiwan. Ganun. So, anyway, I was ano in the competition circuit already. Pag nakagat ka ng competition bug, hindi mo iwanan yan. Enjoy na enjoy ka. Kasi, you know, unlike people think the life of a chef is very exciting. Hindi. Actually, di ba Miss Nancy? Chef Nancy, di ba? Hindi exciting yung buhay natin. Ang daming stress. Lalo na chef entrepreneur. Sobrang daming stress, di ba? So, parang... my stress reliever and pangpahappy sa work ko is competition. So, it also exercises my brain. Kasi syempre, paano ba naman gawa kang chocolate cake every day, every day, every day? Hindi ka naman nagpapalit ng menu na every week,
dito sa Pilipinas eh. 'Di ba? Siguro nga meron sila special menu Valentine's, Easter, Pasko. Pero hindi 'di ba, hindi nagpapalit na parang weekly iba-iba. So syempre yung napupurol ka na. So joining competitions is my way of seeing new things and being updated. And sabi nga ni Chef Kenny Kong, he's the pastry head in Singapore. Parang you go to competition not to think you are better than people, but to know kung saang level ka na sa mga peers mo sa Asia. Or kung, kunyari, sa Asia ka nag-compete, 1,000 kayo, kung naka-bronze medal ka, alam mo, yung ka-level mo sa Asia, bronze. Ganon. Kung wala kang award, edi wala kang ka-level pa. So, pero hindi siya, ano, kumbaga hindi siya laban na sino mas magaling. Walang ganon sa amin. It's more of, you know where you stand in the culinary and pastry industry. Ganon. So, that's how I started. My first competition was, ako yung lumalaban, was in Singapore for FHA. Yun. And what happened? Napagod ako. Sana may Shopee nung time na yon. Pero, you know what I know, Jackie, what I noticed about you, talagang ano, ironic eh, because you said, you enjoy competitions, walang stress. Actually, people will die from stress sa competition. Ikaw lang yung unique na you enjoy it. So, that's so good. Pwede, namatay ako sa stress. Huh? Oo. Namamatay din ako sa stress. Parang, pero ano siya, alam mo yon Chef Nancy, yung, di ba, pag ano ka, athlete, alam mo yon yung puso mo na yung kinakaba ka, ito na, or kunyari, magko-concert ka, di ba? Yung ito na, yung kaba mo, yung, kung mana, di ba, parang mga athlete yung kaba nila bago sumalang. It's so, a different high. It's very exciting. It's very masaya. Lalo na pag live yung competition mo. Para kasira na ulo. Pero saya-saya. Kasi wala. I think ano, carrying the Philippine flag is something. Yeah. Diba? Diba? Puso. Hello. Oo, yung ano, yung merong kang chef jacket na may Philippine flag. Saya-saya mo yun. Diba? Alam mo, ano, basta it's a different high. Tapos yun na nga, parang syempre, kumbaga, pag tinanong, oh, ito na, yung passion mo, dun mo ilalabas. Kasi yung passion mo sa negosyo, sa pagiging chef sa araw-araw, to be honest, mauubos. Kasi nakakapagod, di ba? It's a job. Hindi yung parang everyday, yay, I wake up with passion din, no? Wake up with a lot of stress with matatapos ko ba to, yung mga order ko, yung mga customer ko, papasok ba? That's super, super stress. Hindi yung passion. But when you do competition, it's like, you're stressed, but you're very passionate. Alam mo yun? Parang, oh my God, maghahanap ako ng platong maganda. Ng color. Parang it's your brain kasi is always thinking of something new and exciting. So parang dun yung passion mo, buhos mo dun. Yun. Kaya parang saya-saya pag nagko-competition. So anong ano, what did you do when you won your, di ba meron kang award? What's the most significant award that you got and what I think for madami na, lahat sila significant kasi napagod ako. But I can recall, I did bronze in plated desserts in ano in Hong in Singapore, and then hindi ko na maalala yung year. Gold in Hong Kong for live high tea. Ano kami, tag team kami yan ni Chef Nico kasi dalawa. Oo, high tea. So merong savory, merong sweet, hindi lahat pastry. So yun maganda. Tsaka live yun ha, live. Tapos sa Hong Kong pa. Ang tawag doon, sudden death, live. So imagine mo, lahat sila pinapanood ka. Uh-oh. Diba? Masaya. And then, yung iba, coach ako. So hindi ako yung humaharap. The most recent and most, parang for me, death-defying was yung ano, Asian Gelato Cup. That was my last live. Kasi, where?
Where? In Singapore. Kasi I was, I was tasked to be coach. So, as coach, nasa Philippines kami, as coach, syempre wala ako dun sa 8 hours yun eh. Imagine, 8 hours live yun. Walang wee-wee break, walang kain break yun. 8 hours live na magko-compete sa parang 8 a.m. bilangin nyo, 8 hours, gano'n. 6 or 8, I forget. Tapos, parang dapat, I was coach, so parang nagpa-practice ako with everybody. So alam ko din yung ginagawa nila, tapos yung mga work nila, alam ko rin. But ang understanding namin, pagdating namin sa Singapore, nakaupo ako as yung parang judge with everybody. Hindi ako kasama dun sa rotation nung competition. So one, okay, 2 days before, sa briefing, sinabi ni Chef Kenny na magaling. Chef Kenny magaling. Sinabi niya, it's not a must, but the coach can join the competition. Yung nag-work. Eh, syempre, the day before, was Team Japan. Diba? Wow. Eh, pwede bang yung coach nila uupo lang? Eh, coach nila si Chef Kanjiro, Imperial Hotel pastry head. Alam mo, uupo lang ako. So, hi! So, the next day, sa rotation, 8 hours, damay! Sali din ako. Can you imagine? Yung hindi ko alam. Tapos, bigla, kasali pala ako. Tapos, I remember it. Tapos, I forget lang, 6 or 8 hours of live competition. Can you imagine? But it was so fun. I enjoyed it so much. Why was it 6 hours or 8? Why so long? That's gelato? You will wait for it to cool? Because tatlo kami. Merong gagawa ng, first hour, kailangan lumabas yung plated dessert gelato. Mamaya, lalabas yung gelato in a cone. Mamaya, may iba. Hindi isang klase yan. Mga 4 or 6. Ganyan. Tapos, meron pang showpiece na chocolate. It's a whole set. It's a whole display of whatever. So, tatlo kami. Imagine mo what professionals can produce in 8 hours. Yeah, imagine maybe mo. Madami. Saka hindi yun isa-isang plato. It was for, hindi ko lang super memorize. It was at least 12 sets per. Tapos meron ka pang gelato in tub. Meron ka pang naka-display. Meron ka pang chocolate. Basta it's a whole set. Wow. Ang saya-saya. Nakaka-stress. Pero ang saya-saya talaga. What did you garner any, of course, yes, prize? Naka-uwi kami. Best degustacion. It means you have the best tasting set. Hindi kami nanalo. Kasi syempre, merong mas magagaling. Natatalo kami, I think, sa mga showpiece. Kasi mahirap yun eh. Parang, the Philippines needs more training when it comes to showpieces. At that time, hindi masyado tayong magaling sa ganon. Mas magagaling talaga. Syempre, mga European, di ba? Mura chocolate sa kanila sa atin. Yeah. Parang 3,000 per kilo. Paano naman kami mananalo kung kailangan namin 100 kilo sa practice? Chocolate pa lang. Yeah. Di ba? So, yun ang sad. Kasi super talented ang mga Pinoy. But syempre, ang panglaban mo, di ka naman pwede gumamit ng cheap. Yun ang sa international competition. So, yun lang. Pero happy kami. Kasi syempre, kahit pa paano, may nauuwi kaming awards. Diba? Yun, it's very masaya. Galing, ganda. Now, before you move, I will just acknowledge lang people commenting. No? Sanil, Arna Cheya, good morning. Diane, of course, good morning. Maylene Handa, my favorite chef. Thank you. Norman Navarro, hello. Hello, guys. Hi, Norman. And proud tayo kay Chef Jackie. Gino Panergo. Thank you. Chef Jackie, we're talking about culinary DNA. What's the culinary DNA of Chef Jackie? Diba, you have a rich Chinese heritage, but do you do Chinese cuisine ba? Or is that part of your DNA? Or talagang
pastry lang talaga yung ano. Ay, de, actually, alam mo, one of the, my favorite compliments is from Miss Ramona Singyan of USDA. Nakausap ko siya once. Sabi niya sa akin, parang gusto niya ako kasi ambidextrous daw ako. Sabi ko, ano yung ambidextrous? Shoka. Hindi ko alam ko. Sabi ko, ambidextrous, diba? Parang left-right-handed ako. Parang ganon. Tama ba? Yeah. Sabi ko, kasi sabi niya sa akin, parang ang pagkakilala niya sa akin, kaya ko mag-pastry, kaya ko magluto. Which is actually totoo. Pero you're correct, my culinary DNA is Chinese, no? I'm very thankful to Chef Henny kasi nga ano, kinuha niya akong assistant sa ano niya, sa cooking show niya. For I was her assistant there for 5 years. Tapos nagturo ako sa school niya for 3 years. I only left around 2009 kasi mag-GMA ako. So, hindi ko na pwede angkinin lahat, di ba? Baka magalit si Chef Henny kung sinabi ko, oh, I cannot go, I have taping, di ba, bastos. So, I had to decide which one to let go. So, anyway, that's kumbaga, I started learning how to, you know, cook better when I was her assistant in the TV show. Nung bata ako, mahilig ako magluto, mag-bake. I went to the US to study pastry mainly. So, yung 5 years ko sa kanya as her assistant on the TV show, talagang, syempre, walang repeat yon, di ba, ng dishes, no? So, from Spanish to whatever, to Chinese, to siopao, to ano pa gusto mo. Minsan may European cuisine pa si Chef Henny, Italian, di ba? Adobo, lahat, no? Parang dumaan sa kamay ko. So, yun yung, di ba? Parang ang culinary naman, I mean, you know, a lot of chefs learn not through school, but yung iba, di ba? Parang bata pa sila, nagluluto na sila. So, yun yung medyo nag-hone ng cooking skills ko. But as a child, you're correct, my culinary DNA is Chinese. So, parang sa akin, ang Chinese food, if you ask me about Chinese food, second nature, parang meron akong anghel dito na sinasabi, Jackie, ganito yan, ginawa ng mami mo, ganyan. Nilagay niya. Ilagay niya 5 spice, Chinese wine, asukal. Parang, di ba, parang alam ko yan. Paano mo alam? Di ko alam. Basta alam ko yan. Di ba, yung parang ano, naiwan sa kusina. Kasi only girl ako, I have 4 brothers. Four brothers. So, I'm literal na naiwan sa kusina with my mom. So, parang, eh, syempre Chinese, no? Alam mo yung magulay nga na Filipino, hindi ko masyadong kilala eh. Pero, kunyari, yung mga upo. I mean, I know what they are, but hindi ko masyadong alam paano lutuin, to be honest. Yung mga patola, upo, okra, hindi siya masyadong maintindihan sa akin. Pero yung mga broccoli, kaila, mga Chinese na gulay, alam ko yan. Parang ganon. So that's my DNA, yes. Okay. Which your mother, who was your culinary genes transferer. Actually, hindi. My mom is the one who is tasked to cook every day. Kasi siya mami ko, di ba? Kasi my dad was working. But it was my dad who really loved food. Siya yung, it's not my mom, my dad would watch yung Walk with Yan, yung Stephen Yan, Martin Yan, tsaka yung si Auntie, you know Auntie, yung may auntie na may malaking taga. Diba yung Chinese na cooking show? Oo, galing niya. Daddy ko mahilig. Eh, di wala. Isang channel, yung YouTube. Upo ka sa tabi niya, manood ka. So that's how I, ano, yung, and it was my dad who also likes to, parang he will say, oy, masarap, example, masarap yung, pansit dito sa, example na lang, mamunlok, ganyan. Masarap yung maamis sa mamunlok.
subukan natin gawin sa bahay. It's my dad who likes that. He doesn't cook every day, but he has interest in food. So parang he'll ask my mom, mom, oh, you make like this, di ba? You have to ganyan. I watch this in Walk With Yan. So my mom naman would make it. So parang wala. Yun yung hobby nila. So parang, kaya ako ganun eh, as a teacher, di ba? Parang ano yung uso ngayon? Orange chicken o siya, alika, gawa tayo. Parang itinadissect ko yung pagkain, tapos ituturo ko sa class. Alam mo, yung example, yung Swedish meatballs ng IKEA. Mm-hmm. 2018 ko pa siya tinuturo, wala pa yung IKEA dito. So, pero syempre, di ko naman kiniklaim na kuha ko recipe niya. No? It's more of, ganun din, parang siguro, because na of my dad and my mom, parang nakuha ko yun sa kanila. What about your children? Meron bang nagkaka-culinary DNA ng ano mo, ng anak mo? Ah, How many kids? Two, Kylie and si Joaquin. Kylie is so adventurous. Alam mo yon. Kung pwede lang siyang sumama kay Anton, kunyari may eating session si Anton, yan, bit-bitin mo, matutuwa yan. Very, alam mo, kasi I'm sure Anton, nagbubukas na yung economy, ikot na naman yan, dami na naman restaurant mag-invite sa kanya. Parang my daughter would be super happy to go with you. She's really like that. And then wow. Like now, She knows sabi ko, mommy's leaving around 1 o'clock. I have a pictorial with Joaquin. May pictorial ako eh. Iiwan ko siya. Sabi niya, mommy, can I bake? So magbe-bake pa siya ngayon. But my daughter, I don't think she wants to be a professional chef. She likes to cook. She likes to bake. She has na a blog. Pero I think, ang nakuha niya sa akin, Chinese talaga anak ko. Mahilig, gusto gumawa ng pera. So, meron siyang blog, Sweetened PH. Tapos sabi niya, mami, I have 4,000 followers na. Aba, may followers yung wow, bata. Wow, okay yun ah. Pero hindi ko siya inano. Tapos, she really loves to bake. She really loves to cook. Tapos pag nagna-Nestle live ako, siya kasama ko. Alam mo, ganun siya. Parang ako, yung like, you're correct. There's a culinary DNA. Because I have never put my daughter in any of my professional classes. Pero marunong siya mag-beat, marunong siya mag-fold. Naintindihan niya yung mga ganun. Tapos ako, na-shock ako. Ba't alam niya? Marunong siya mag-fold. Diba? Instinctive. Kasi watching you and smelling the kitchen and all. Wow. Oh, my daughter. So, she really loves to, I encourage her, but I always tell her, it's okay to love it. You don't have to be professional. But I promise you, when there's office potluck or when there's contest, they'll always invite you. Pwede ko maging engineer. Sabi ko, sa potluck invited ka parati kasi masarap ka magluto. Parang gano'n. Sabi ko, huwag mo lang ako pahiyain. Please, matuto ka lang magluto. Hindi mo kailangan magtinda. Diba? Para... Pero magka-college na siya. So, wala siyang... She's in high school. She's in high school pala. Hmm. Alright. Ganda na story. We'll go to the... Let's go to the... Ano? To photo. The photo, no? But we'll acknowledge, syempre, ang dami mo fans, ha? Oo. Thank you! Former and proud fan and follower, Chef Jackie. Watching from Lucena City. Wow! Layo. Alright. So we'll show the photos and then maybe you can caption each one for us. Alright. This is my favorite photo of me and my children. My son is about 6 months here. Ang kumuha nito si Sarah Black. So, For Dove. This is an ad for Dove. Kailangan ko ng caption. I'm so happy. My favorite picture. Ang ganda nga ng shot na to. Oo. Okay. Next. I'm so tired. Ito yung kinukwento ko sa inyo. I don't know, hindi nakikita yung table. Ito yung huli kong competition. Yan.
So, Asian Gelato. Yes. So, hindi nakikita sa picture, pero yung nasa table, yung buong set, ginagawa namin. Pati yan sa gitna, it was Julius who made that very nice flamingo showpiece. Yeah. So, yan. I'm so tired. Yan ang caption yan. Jackie, where are they from? Iba-iba bang silang school? Oh, or? Yeah. No, Julius is with Shangri-La. Karen Igarashi is with, ano, yung Kiwami Food Hall. Also, mga professionals to, okay. Yeah. Timmy is with Global Pacific, and JJ is with Edsa Shang. Okay. Yeah. Hello. Wow. Okay pala yung team mo. Okay, next. Wow. Oh, this is my first show with GMA. Yan. So this can you tell us about the show? Yeah. Yeah, puro, this one, all desserts. Yan. True confections. When they had QTV, that was one of the launching shows na it was all about desserts. Yan. So true confections. Sino-sino sila? Your Chef Aileen. Aileen Anastasio. Goodies and sweets. Aileen yan. Okay. And Sam O. Okay. All right. So you're always together, tatlo kayo doing the ano? Yeah, sa show. I forget how long, but I forget how long was the show. Parang a year, ganyan. It's not ano, it's not yet on the air na. At tapos na 'yun. Hey, tapos na, tapos na. 2009. Wow, thank you. Ganyan pa ba 'yung tsura ko? Until ba ka? At this 2009. So yun yung ano, I left Henny School and then I transferred to GMA 7. This was my first job there. Yan. Okay. Next. This is one of the live events I had with ano with my Del Monte family. I, of course, I have to mention them. They've been, I've been with them for so many years already. I think may 5 na. Baka 6 na eh. So, this is one of our live events na nag-cooking kami sa, yung sa Manila, ano, tama ba? Saan? Sa Quezon Circle. Okay. Di ba yung maraming plants? So, that's, that Chef Meg on the sa picture the rightmost, she's the corporate chef. Si Miss Carol, our marketing boss, and Tanya beside me, who is with Kitchenomics. So this is of course I have to mention that they've been a part of my life for the past 6 years, I think. Okay. 6 or 7. Ayan. Wow, cool. Ang babata niyo pareho. Diba? Kasi marami magtatanong niyan eh, ano yung kinaumpisahan kung bakit ako natapon sa TV. You know what? I've always been telling people na I was not hired. It's Henny's show. It's not my show. Hindi ako nagpapakumbaba. Totoo yun. It's Henny's show. That's why nga, it's a Taste of Life with Henny season. It's her show. And I was just thrown into it. As her, ano, I'm the human teleprompter. Pero ang real job ko is nagluluto ako at nagbe-bake before the show. Parang ako yung sa, parang hindi ako hired as a TV personality. Hired ako as yung talagang taga-prep ng mga lulutuin niya. Assistant. Oo, so parang tinapon lang ni ako ni Direk Chris Adalia sa harap ng TV para ano, para may kausap siya. Human teleprompter na. Yun lang. Ganda. Oh, totoo yun, totoo yun. Parang ano nga, Martha Stewart effect eh. Di ba? Oo, pero show niya yan, hindi yan akin. Okay. Ganda, ganda. I love this photo actually. Very nice. Ayan na. Oh, ito ang ano ko. Kumbaga sa pastry, itong Alcoholics Anonymous. 'Di ba? Kailangan mo ng gang. I mean, I fail to give you a picture of LTB as well, but oh, maybe can you talk about it? And, yeah.
And LTB is my, kumbaga sa mga chefs, yan ang iyong Alcoholics Anonymous. Yung hingahan ng stress, ng mga problema, ng mga chefs, ano, wala kaming customer, COVID, ganyan. Yung mga kami nag-uusap. Yan. How was it when one of your chefs there passed away? It's very hard for us because Dan is like a brother to us, you know. Yeah. He didn't die of COVID, but he died of, I think, Klebsiella pneumonia, some very rare bacteria. Yeah. Of course, it's very hard for us kasi syempre, ano yan eh, kausap namin araw-araw. So para kang nawala ng kapatid na matalino na makakapagbigay sa iyo ng ano tip ba sa ano. I think I owe my online career, I mean my pandemic online career to Dan because Dan was the one who started teaching online and I was too scared to do it. And then he said to me, tama na yan, just go. So that's how I started my teaching. Kasi teacher ako, he teaches with me, di ba? Yeah. We go around, pre-pandemic, we go around the country to teach. We have some classes in Manila, Cebu, Tacloban, CDO. Every month, may mga two locations kung saan kami nagtuturo. So it happened na namatay lahat yung negosyo na yan because of the pandemic. So I think around April of last year, 2020, he started teaching. April pa lang, di ba? March pandemic. April or May, nag-umpisa na siya ng online class. Tapos, parang pinapalakas yung loob ko. Sabi niya, ano ka ba? Cellphone lang, magturo ka na. Cellphone lang. Sabi ko, wala akong mga camera, ganyan. Kasi sanay ako GMA eh. Di ba? Na may setup, may ilaw, may lahat. Sabi niya, ano? Sabi ko, cellphone lang. Oh, cellphone, computer. Tapos, tinulak niya ako magturo online. So, that's how, up to now, I'm still teaching online. But I have set up na. Not just cellphone. We miss Dan also. Yeah. Okay. I think this is my latest endorsement for PUrefoods Corned Beef. Yeah. Mm-hmm. So, I want to ano, why is this part of my ano my career? Why am I showing this picture? I want to encourage many people, many women that beauty has no age. 'Di ba? And before beauty, you put talent first, 'di ba? Kasi pag artista 20 plus ganyan, okay, ganyan 30 plus feeling nila wala na. 40 plus, parang sabi ko, buhay pa ako. Ba't feeling yung mamamatay na ako? Di ba? Kaya nga parang napansin ko, hindi mo ba na, ano, napansin, Michael Jackson, George Michael, and what's this, Whitney, di ba? 50 years old sila na goodbye sa world, di ba? So sabi ko, hala, ba't ganun ang mga tao? They think the older you are, parang at a certain age, laos ka na. Sabi ko, walang laos sa chef, guys. For as long as masipag ka, magaling ka magluto, pinagtsatsagaan mo, and then, you know, your brain should always be active. Problema mo na yan at kasalanan mo kung nagpapaluma ka. So this picture, I just want to share with everybody that, you know, brands acknowledge your talent, your hard work. They don't say, oh, kailangan bata 20. Hindi. Anak ko, ano, ne, high school na si Kylie. So, hindi na ako kids. Diba? But, you know, the older chefs, you know, I'm very happy I chose this profession. Because, like, I respect Chef Nancy so much. So, I know that there is no, but being a chef is ageless. Yeah. Walang nalalaos na chef. And the older you are, the more respected you become. Maybe so, I can add to that. When you're in front of TV, kasi I've also been there. When you're about to face television, you have to feel good about yourself. Yeah. Not yung, ay, ano ba, yung pimple. Stop being self-conscious, but just do what you're supposed to do and enjoy it.
di ba? Mm. Iba kasi nagiging conscious masyado. Yeah, well, right. It's part of it. But you have to handa. You cannot be prepared. Diba? Yes. Oo. You have to be prepared parati. And feel lalo good. Na pa, nasa camera. Kaya nga naka-makeup ako. May pictorial ako mamaya. Okay. Okay. Di ako nagising ng ganito. Okay. Okay. These are, my provinciana gang. So, this is a very active part of my life. This is Chef Rosemary Lim of Caro and Marie, and that's Chef Ina Tan of Vicky's. They're both my very, very good friends. Almost every day, kachat ko yung mga yan. I teach in Caro, and Chef Rose teaches also here in Manila with me. So, magkakabarkada kami. Yan naman yung parang group ko ng mga teachers na, kami naman nagtutulungan as teachers in the Philippines. Yan. Where do you teach together? Sorry about that. Hindi, mamaya na lang. Okay, wow. Ang glam. Oh, you know what's this, this picture is for Philippine Star. Ano ba yung title? Buti pa to, naalala ko, Anton. Ano ba title? Most basta women of substance for Philippine Star. Di ba every year may ganyan sila, 10 women of substance. So, yan. This is, I'm very proud. Thank you, di ba? I'm very thankful to Philippine Star that at least, parang hindi lahat artista, they choose chefs, mga ibang mga sa fashion to that they feature to recognize the achievements. And I will never forget this pictorial because there's a bodyguard na sumusunod-sunod sa akin. So, Manong, bakit? Bakit ako sinusundan, Manong? Kasi yung suot ko pala na Mila Day na hikaw tsaka Sing Sing, parang 4M, parang ganon. So, wow! Kaya pala, kahit pag nagpapalit ako, si Manong nasa pinto, ganyan. So this is, I think, 4 or 5 years ago, ganyan. Hmm. Okay, alright. Yun na? Oo, yun na. Okay, yes, Nan. You're still doing TV. No more. You're doing already your own live, yung mga instructionals mo. I do Del Monte still, and I do Nestle. I do a lot of brands, iba-iba, but Del Monte has shifted to live in Lazada and Shopee. That's my work with them. So, pag nagle-live sila sa Shopee tsaka sa Lazada, so dun mo ako mapapanood. I do Nestle live on their page. So, umikot na. I'd love a TV job again, but my sponsors are not on TV kasi. Wala sila TV ngayon. They probably have commercial of their products, pero yung show, wala silang show sa TV ngayon. I think na rin sila, lumipat na sa digital. So, this is the new TV. Yeah, so that's my, so dun ako. So I'm with, still with Del Monte, yun nga, Del Monte, Nestle, PUrefoods, Global Pacific. Huwag na natin isa-isa, ng dami. But kakaya naman sa inyo. But yun na nga. Marami akong work, pero mostly digital na. Yun. Is there something more that you would like to do? You've been global, you've been virtual, on television, live. What more does Jackie Ang Po aspire? Oh my God, hirap na tanong. Di ba masagot? Wait lang. One, two, three, four, five. You know,
I know this is probably, ano, parang parati ko iniisip. Kasi yung career ko, tuloy-tuloy na, diba? I know it's political season. And sabi nyo, bakit ayan sinagot mo? Kasi nagmaisip ko sa panahon ngayon, diba, what can I complain about with my life? Wala, diba? Parang ang selfish ko naman mag-wish pa para sa mga bagay na, ano pa, diba, isa pang show? I mean, you know, I just want my career to continue. Yon, diba? Kung anong meron ako ngayon, hindi ko na wini-wish na sobrang dami. Sharing is caring. I don't mind sharing with other chefs. But I just want my life to continue as it is. Kasi masaya buhay ko. Okay naman yung mga negosyo na pinasukan ko. My husband is a very good husband. No, my children are, I love my kids, they're very cute. What I really wish for is that to have a good president. Swear to God, please. That's my real wish. I wish we have a good president. You know, I've been thinking about how to connect to the people who will not vote for my chosen president to be. Parang, kasi niisip ko, hindi sila nakakapunta sa Europe, hindi sila nakakapunta sa Hong Kong, hindi sila nakakapunta sa Singapore. Kumbaga, ang comparison ko is, I want my fellow Filipinos to know that being simple and being poor, yung poor ba, it means, di ba sa ibang bansa, simple sila, middle class, poor. Pero ang sasakyan nila, tren. Di ba? Ang bahay nila, hindi hollow block, hindi yero, pinturado. Maliit lang, pero may bahay sila. So, in the past week, you know, actually 2 weeks, I've been stressing. Very funny, no? I've been stressing. Sabi ko, that's my wish because I'm a boss. And ang problema ng boss, problema ng staff, problema ng nanay nila sa probinsya, problema ko rin. And I feel it, diba? And I want to be able to impart that I want a better country. Gusto ko, yung mga nasa probinsya, hindi na nila pag sinabi, naglalakad ako, tsaka chinelas, putik-putik, mahirap lang kami. Diba? Gusto ko, masabi, I don't think we're going to be first world anytime soon. But I really want na parang, simple lang kami, pero sasakay kami ng tren. Diba ganun ang ano, normal sa ibang bansa? Hindi sila rich, pero meron silang public transport, meron silang school, meron silang yung bang, wala, you know, the normal to them of being middle class, that's all I wish for in the future, for my children, for the country, for our normal to be better than what it is now for everybody. Yun lang. You know what I can say to that, Jackie, is like, you have crossed the border of just being a career person na naging ano ka na, because you've been exposed to so many global yes. events that your aspiration has really expanded, and then you bring it back to a nationalistic correct thing, which you. Is good. Yeah, you I admire you. Talagang woman of substance ka. Oh. Thank you. But this is still my favorite award. If alam mo, hindi ko to nakakalimutan. My claim to fame. Please. Huwag yung kakalimutan. Nag-vote pa kami dyan. Nag-vote pa yung mga ano dyan. Claim to fame. So may mga nagko-comment. Gina said, best yung bigla ang live ni Chef. So that's good, no? You're able to transition to live and I'm sure a lot of people... Pag may time ako, bigla ako nagla-live. Oh guys, question and answer. Ano mga tanong? Kasi ganun, may ganun ako. Pwede yung mamadalas. Well, nasa office ako, may time ako isang oras. Bigla ako magagalit. Siguro once or twice a month, ginagawa ko yan. Celine from Imus, Cavite. Wow, Rhea said, God bless you, Chef. And Marian has a question. Which do you love more, cooking or baking? Pareho lang. Depende sa panahon. Depende. Pareho lang. It's like, pareho lang sa akin. And Carmelita said, Ma'am Nancy, very well said. Hi! Okay. Salamat. A question ko lang, my last question, Chef Jackie. Obviously, you've seen how everything started in the Philippines, no? At least in the pastry, in a restaurant culinary scene. And
you know, we've passed through 2 years of the pandemic. Now, there's a new batch kasi of, you know, culinary professionals coming out of this pandemic. What can you, how can you advise them from the learnings you've got throughout the years? What's the best way to get into the industry and in general from all your learnings? Ah, ngayon kasi after parang post-pandemic, ganyan. Oo, and then, Manila is at the point of magbubukas na. Magbubukas na. And what's a good advice to them for these people to... Yung papasok sa industry? Oo, the younger ones. So the young ones. Yung mga mag-work o magne-negosyo? Pareho. Yung mga mag-work, alam mo, ang kawawa kasi nga, wala silang hands-on. Eh, culinary is really more of hands-on. But I've said this in the past, no? This past year that you cannot do a lot of hands-on, kailangan mong aralin mabuti yung mga ano nila, yung mga food science. Kailangan mo rin yan eh. Memorize mo din kailangan yan sa pro eh, di ba? Hindi pwedeng puro hands-on tapos hindi ka marunong ng mga background mo, no? So sabi ko, this year, kung hindi ka pwede mag-hands-on, mag-books ka talaga. Siguro din mo, memorize mo na lahat ng conversion. Diba? Ganun lang, diba? Yung mga flour to cup to grams to ounces, ganyan, memorizein mo na. Mga food science, sanitation, memorize mo na. Ngayon, pabukas na ang industry, mag-hands-on ka na. At least, yung mga natutunan mo na sa books, ma-apply mo naman. Tsaka, hindi naman 2 years lang ang learning, no? I mean, my career is long because I have studied in school. I've studied with Henny. I've studied with GMA, with Del Monte. I've studied abroad, you know. It's just 2 years. They have the rest of their life. So, tuloy lang nila. And then, kailangan lang talaga matyaga. Kung nagkakamali sila, magsipag lang sila. For those who are opening businesses, go. Siyempre, ibang usapan na yan. I'm sure mas maraming magaling sa akin magkwento tungkol sa pagbubukas ng restaurant. You have so many guests. For me lang, you have to check kung ano yung kailangan ng tao, hindi ko ano trip mo. At this point in time, it's more of what we need as what the country, what the customers will buy as against to anong trip mo. Kasi I was asked to, parang, chef, pwede ka ba mag-demo ng plated dessert by one of my friends, na chef. Sabi ko sa kanya, hindi kasi siya relevant. Sabi ko, in the past 2 years, walang relevant. So sorry, medyo kalawang yung kamay ko sa plated dessert. I can't do it. So for all the people in, let's say, pastry, find something relevant to do. Kung mag-open kayo ng business, be relevant para kumita kayo. Yun lang. yeah, what I'm saying is si Jackie is a non-nonsense practical teacher na realistic. But yung pag sinabi mo lang relevant, does that mean kung ano yung popular na that they see around na people like? So kung ensimada, 1 million ensimadas, yun pa rin ang relevant? Hindi naman. Parang example, my friend Kristan of Masa Madre, 'di ba? Oh, hindi ba ang ganda-ganda noon yung gawa niya mga breads, 'di ba? Parang ano naman siya, 'di ba? Ang ganda-ganda ng gawa niya. Relevant siya tinapay. Pero ano pa rin siya? Parang new, 'di ba? Kumbaga, hindi niyo kailangan lahat ube cheese. Diba? Be relevant. Tinapay. Hindi ko naman sinabi iisang tinapay lang. Kumbaga gusto mo, chicken pie, beef pie. Sige. Pero pwede ka naman maggawa ng, kumbaga pwede mong gawan mo ng spin. Kumbaga, yung negosyo mo. Pero hindi ka pwede mag-open, example, hindi ka pwede mag-open ng restaurant na say, ang binibenta mo, high-end plated dessert, tapos isipin mo, magfa-flock yung tao. Ayaw pa nga na tao lumabas, di ba? So, mas relevant yung, kumbaga, gusto mo ng ganyan, take out ka muna. Kung takot ka lang ah. But, you know, I feel that I'm secretly hoping, feeling that
you know, it's going to be better. I hope March is already level one for us. So yeah, it means parang at least back to normal. I want my kids to go back to school. Yeah. Yun. Yung ano makita dito yung anak ko maliit na may secretary yaya niya. Pag di niya alam yung lesson niya, yaya! Ganon. Sabi ko, pagpasok niya si yaya na doon sa tabi. Wow, this is a very inspiring morning discussion. Thank you, thank you very much, Chef. Nancy, any last question? Well, nagbigay, actually, nag-lesson na nga si Jackie dito eh. Sinabi na niya yung business, ano, business guideline. But what I can say about you, Jackie, is ano talaga, feet on the ground yan. Maganda siya. Thank you. Beauty, successful. Hindi po araw-araw yung maganda, sinasabi ko lang. Pero, hindi yan. Yung masyadong paangat, ano, she's still there, she's leveled, ano, alam niya eh. Kaya that's why she's so respected and loved by her students. And thank you. More to come. Ayan. So, ito, Sir Anton, ang gaganda rin po ng mga question mo kay Chef Jackie, kaya marami pa kaming matutunan today. Pwede na pa ako mag-run ng presidente, magkikipag-debate ako. Mag-vice president ko muna, ate. Masakit ulo yung presidente, wag muna. Oo nga. Vice na lang. Pero kailangan makatapang makipag-debate, yun lang. Diba? Matapang ka naman eh. Matapang ka na, kaya mo. Oo nga. Alright. Thank you. Thank you for everybody watching on the live stream and on the replay. Please share this with your family and friends who are fans of Chef Jackie. Or yes, I will share it on my page para alam nila kung ano kalokohan ko sa buhay. Ay, magdadali ng mga stars. All right. Love you, Jackie. Thank you. Anton, invite mo naman ako. Pag kumakain ka sa labas, sama ako. Sige, ah. Sabi mo yan, ah. Thank you. Okay. All right. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Live an awesome life, guys. Can you do a short video?